Kamusta mga kabisitakong job seekers at naghanap ng opportunity papunta po dito sa New Zealand? Happy New Year po at isa ka din po ba sa nangarap na mag-abroad for this year? For today's video po, i-share ko po sa inyo yung tips at dapat mong malaman kung ikaw ay nangarap at gustong magtrabaho papunta dito sa New Zealand. At para po sa ating tip number 1, alamin niyo po yung mga job hiring papunta ngayon dito sa New Zealand. So marami pong mga job hiring ngayon at meron lamang po mga accredited employer ang pwede mong hired overseas. Meron pong mga approved jobs at mga recruitment agencies ang nag-hiring ngayon papunta dito sa New Zealand. So pwede niyo pong i-search yung mga job hiring ngayon papunta dito sa New Zealand dito sa website ng workabroad.ph. So alamin niyo po yung mga positions na pwede niyo pong applyan. Pwede rin po kayong maghanap ng mga job hiring sa JobStreet. So ito po yung website ng JobStreet kung ikaw po ay isa sa mga nagja-job hunting papunta dito sa New Zealand. At sa mga naghanap naman ng mga direct employer, pwede niyo rin pong bisitahin yung website ng SEEK at ito po yung website para po sa mga employer na nag-hiring ngayon papunta dito sa New Zealand. So marami pong ways para makapaghanap po ng mga job hiring papunta dito sa New Zealand. Pero mag-ingat po kayo sa mga illegal recruiters dahil marami din po ang mga nagbibigay ng mga job offer. Pero i-double check nyo lang po sa POAA website kung ito po ba ay registered at may valid license. Next naman po para sa ating tip number 2, alamin niyo po yung qualifications and requirements. So para po kasi sa qualifications, ay need po talaga ng work experience para po ay makapagtrabaho dito sa New Zealand. At ang requirements po kasi ay depende po yan sa position na inyong ina-applyan. So once po naman na kayo po ay ma-shortlisted at nakapag-apply, ang agency naman po ang magbibigay po sa inyo ng advice at sa mga requirements na need niyo pong i-provide. So pahapayaw po sa pinaka-importanting mga requirements, need po talaga ng COE o yung Certificate of Employment. Hanggat maaari po ay kausapin nyo na lang po ng maayos ang inyong employer na mag-provide po ng certificate para sa future application niyo po. So depende na lang po sa inyo kung kaya niyo pong pag-usapan ang inyong employer. So need po talaga kasi ng Certificate of Employment kasi yan po ang isa sa pinakamahalaga para po sa verification ng inyong work experience. So yun po, alamin nyo lang po talaga yung mga qualifications kung ikaw po ba ay isang qualified applicant papunta dito sa New Zealand. At para sa pangatlo naman po, need po ng work experience. So ang work experience po ay isa po to sa key para makapag-work dito sa New Zealand. Marami po sa ating mga kabisitak dyan ang mga first timer at nagtatanong kung pwede bang mag-apply kahit na sa Pinas lang po ang work experience. So meron naman po mga recruitment agencies ang nag-hire papunta dito sa New Zealand para sa ating mga first timer. So kung ang inyong work experience naman po ay related po sa field na hiring ngayon papunta dito sa New Zealand, ay may chance naman po din talaga na ma-hire po kayo at makapag-work dito sa New Zealand. As long as meron po kayong requirements at makapasa po kayo sa medical examination. Pagdating po kasi sa medical examination ay medyo mahigpit po kasi ang immigration. At meron lamang po itong mga accredited hospitals na magkakandak po ng medical exam at ang result po kasi ay direct na po mismo sa immigration New Zealand. Pero before po kayo mag-medical ay siguradong settled naman po ang inyong application at ang recruitment agencies naman po ang mag-advise sa inyo once na pwede na po kayong mag-medical. So kung ikaw po ay merong work experience at ito po ay naka-align sa mga job hiring ngayon papunta dito sa New Zealand, I suggest na mag-apply po kayo dito sa New Zealand. Lalong-lalo na po sa ating mga mayroong work experience abroad dyan. At yung mga kaka-uwi lang po, mas advantage po na mag-apply po kayo kagad papunta dito sa New Zealand. So marami po sa ating mga galing Saudi, galing Japan. So I suggest po na dito lang po kayo mag-apply sa New Zealand. Di hamak po na napakagandang bansa po para magtrabaho kasi dito sa New Zealand. At hindi po kasi ganun ka-pressured dahil binabalance po dito yung work at life. So ma-enjoy niyo po yung trabaho at the same time
yung nature at adventure po dito sa New Zealand. So marami po mga opportunities kasi dito sa New Zealand at ang dami na rin po nating mga kababayan ang naging successful po ang life dito sa New Zealand. At karaman po talaga ay kasama na po ang family dito sa New Zealand. At next naman po, ito po ay isa din po sa pinakamahalaga, yung patience. So patience lang po once na mag-apply po kayo papunta dito sa New Zealand. At hindi naman po ganun katagal ang pag-apply ng work visa dahil ang time frame po mostly ay nasa 2 to 3 months. So medyo matagal na nga po yung 4 months para sa ating mga work visa. So sa ating mga kabisnag dyan na committed na po sa recruitment agency at meron na pong employer, kunting tiis lang po at makakaalis din po kayo. Hindi po kasi ganun kabilis dahil meron pong step by step process ang pag-apply papunta dito sa New Zealand. So maswerte na po kung kayo po ay shortlisted dahil ang iilan din po sa ating mga kabisnag dyan ay nagtatanong kung bakit wala pong feedback ang agency na ina-applyan. Case to case basis po kasi ang pag-apply. Baka po ay hindi po kayo qualified sa posisyon na inyong ina-applyan kaya hindi po nagre-reply ang recruitment agency. Yung iba po kasing work experience ay hindi po naka-align doon sa job hiring na hinahanap ng employer. At isa pa po kung bakit hindi nagre-reply yung recruitment agency, baka naman po ay sa posisyon na inyong ina-applyan ay mas maraming mas qualified po sa work experience kaysa sa inyo. Halimbawa po, ikaw po ay merong local experience at ang kasabayan ni po sa pag-apply ay merong work experience abroad. So, mas dihado po kayo. At doon naman po sa may mga work experience abroad na hindi rin po nag-feedback ang agency. So, baka naman po kasi ay limitado lang ang bilang ng mga employee na i-hire nila. At mas inuuna po siguro yung mga fresh galing abroad. So kung kayo po ay na-stuck o natenga po sa Pilipinas at ngayon lang po nagbabalak na mag-apply po ulit, so medyo dihado po kayo pagdating sa mga kakauwi lang galing ibang bansa. Mas fresh po kasi, mas madali po kasing matanggap pagdating po sa qualification ng work experience. So kahit sabi natin pares po kayo may work experience abroad, at mas priority pa rin po yung mga kakauwi lang po galing ibang bansa. So case to case basis po yan pagdating po sa work experience. So sana po ay malinaw at naunawaan niyo po kung bakit ang recruitment agency po ay hindi po nag-feedback kaagad sa inyo. At last po, ito po ang pinakamahalaga sa lahat, need po ng prayer. So kailangan po nating mag-pray para po sa ating application at dalangin lang po talaga. Kasi once naman na ginawa niyo na po ang lahat, so sigad na po ang bahala kung ano po ang nararapat para sa inyo. So kung hindi man po kayo papala din, malamang ay merong nilaan po sa inyo si God na mas higit pa doon sa inyong in-expect. So bukod lang po talaga sa sipag, tiwala sa sarili, ang pinakamalaga po is yung prayer. So samahan lang po talaga natin ng dasal at ipagkatiwala po kay God kung ano man po ang para sa atin, at least po ay magiging mas maluwag po sa ating kalooban kung ano man po ang kahinatnan ng ating pag-apply. So sana po ay malinaw po sa inyo at nakatulong sa ating mga job seekers dyan. Stay connected lang po at kung gusto niyo pong malaman yung mga job hiring papunta dito sa New Zealand ay bisitahin niyo lang po yung aking YouTube channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing po at i-hit niyo po yung notification bell para every time po na meron po akong upload na video ay mapanood niyo po. Kasi mostly po ay sinishare ko po talaga dito sa aking channel yung mga job opportunities, yung mga job hiring, tips kung paano makapag-apply, work at life dito sa New Zealand. So yan lamang po sa ngayon. Good luck sa ating mga kapisdak dyan. Sana po ay maging mabunga po ang inyong year 2023 at see you on my next video. Zombie Apocalypse.